nandang next optimist kay, parang fail. Eh, put-put agad, ang pessimist mo ng labi ko. Ay, shak-shak. Miss Kay, hindi raw po ba papasok ang mga bata bukas? Dahil po ba to sa news na napanood namin kanina? Naku, Miss Kay, hindi ka na nga na-promote. Tapos, palalayain pa nila yung lalaking nagpabiyuda sa'yo? Naku, ako niyan, Miss Kay, ewan ko na lang. Naku, kagigil! Basta... Barbie, huwag na yan. Kailan ho, Miss Kay? Sinabi nang huwag ngayon, di ba? Mainit po ba ulo niyo? Sorry. Hindi ko po sinasadya eh. Baka bukas. Pwede? Ay, sorry po, Miss Kay. Papa. Nandito ka pala sa kwarto ni Kuya. Akala ko nasa opisina ka pa. Nag-usap na kami ni Attorney Sandeas. We both agreed na paglabas ni Michael, the best position for him to learn the ropes sa kumpanya is to be head of operation. So, please, vacate your office. At ihanda mo ito para kay Michael. Kids, naalala niyo nung tinanong niyo ako what happened to your daddy? Ang sabi ko, nagkasakit siya kaya siya namatay. Hindi siya nagkasakit. Napatay siya. Pinatay! Bakit? Bakit po ginawa yun kay Daddy? Hindi naman po siya bad, di ba? Hindi bad ang Daddy niyo. There are just people who behave like monsters. Just like Michael Villaluna. Pero paano, Reola, yung mga monsters na patayin huli? Dapat nga. He was in jail for 10 years. And then they decided na pakawalan siya. Just like that. But don't worry. I will make things right. Hindi ko hahayaan na makawala ang lalaking yan. Ma, this is not about Michael Villaluna. It's about them. Listen to me. Sa mga susunod na araw, marami kayong mababasa. Marami kayong maririnig. At marami magtatanong sa inyo. Pwede rin nila itong gamitin para saktan kayo. Kaya ako nagiging honest sa inyo. Para handa kayo. Para alam nyo kung paano iingatan yung sarili nyo. Paano nyo puprotektahan sarili nyo. Kung ano man yung pinagmula ng gulo na yun. Labas kayo doon. At huwag na huwag nyong iisipin na may pagkukulang sa inyo dahil sa nangyari. Amber. I will make things right. Basta itatanong ko na lang kay Britney. Oh, sige. Ako, Marilyn, ha? Ako, naiinis na ako. Huwag mo ako idamay sa mga konsumisyon mong yan. Hindi ko kasalanan kung walang gana sila, madam. Eh, sila Ma'am Divina nga kanina, eh. May hindi man lang ginalaw yung tubig nila. Naku, baka mamaya, saan na lang yan? Ako na lang po magtitimpla ng tiyan ni madam.
Alam ko po kasi yung gusto niya eh. Uy, may pasok pa tayo. Alam mo, nakakapraning lang kasi eh. Naayos mo yung trabaho mo pagkatapos ganito lang. Sandali lang to. Uy! Lignik! Opo, kaya ko po. Hindi naman daw papasok si Madam at saka yung mga bata. Mamaya mo na kaya gawin yan. Kumain ka na muna. Di ba talaga natin pag-uusapan paglaya ni Michael? Benji naman, oh. Bakit kailangan pa natin pag-usapan yan? Hindi ba pwedeng hayaan muna natin ang lahat? Kailangan ba may gawin tayo? Oo, dahil hinayaan natin mangyari mali, eh. Masaya naman si Mikmik dito, hindi ba? Paano naging mali yun? Nangako ako sa harap ng mga apo ko na aayusin ko to! Divina, I'm sorry. Sarado na ang desisyon. Wala na akong magagawa. You need to fix this for me! Tapos na sila? Ano tapos? Hindi nga nagsikain? Kaya siguro yung bata si Mikmik nagdala na lang at saka doon kay Madam. Ay, sandali, hindi pwedeng makita ni Madam si Mikmik ngayon. Lugan niyo ako kumain ito, ah. Bakit ikaw ang nagdala niya dito? Hindi ikaw ang gusto ko makita! Labas! Labas, sabi eh! Labas! Ano bang sinasabi ko, ha? Ano ba? Nananadya ka ba? Hindi ako mapayag! Hindi ako mapayag! Hindi niyo dapat pinapunta yung bata dito. Madam, nag-usa ako si Mikmik na umakyat dito at magdala ng tsaa sa inyo. Gustong-gusto kasi nung batang nakikita kayo eh. Gusto nung batang inaalagaan kayo. Pinapasayaan niya ako. Pag nag-iisa ako, sinasamahan niya. He was a good son. Pero ako, wala akong nagawa. Hindi ko siya naprotektahan. Wala ako kayong magagawa. Hindi ko na sana siya pinayagang pumunta kay Layla noong gabi. Still be alive up to now. Wala na akong nagawa para pigilan ng paglaya ni Michael. Madam, wala ko kayong kasalanan ni Sir Eric. He deserves a better mother. Hindi na sana ako ang pinili pang naging ina ni Eric. Hindi sana siya binigay sa akin. Hindi ho totoo yan. Bata pa lang ho ako nung nawala si Nanay. Kaya lahat ho nang natutunan ko sa pagiging ina. Sa inyo ko nakuha, Madam. Mabuti ho kayong ina. Wala ho kayong kasalanan ni Sir Eric sa mga nangyari. Naging biktima lang ho kayo. Kagaya ni Mikmik. Kasalanan yung bata.
kayang makita ang nasasaktan ng bata. Alis ka. Kung si Sir Eric ko ba nasaktan, hindi niyo ba gagawin ang lahat para ilayo siya sa taong danakit sa kanya? Pinalo si Mikmik. Ano ba po siya kasalanan ni? Alam mo na, may mga tao minsan na hindi sinasadyang manakit. Parang ikaw, di ba? Pag masakit ang ngipin mo, hontyan mo, may masungit ka. Wala naman po sakit si Madam eh. Alam mo, anak, minsan... Minsan may mga sugat na hindi nakikita. At madalas mas masakit yun. Kasi andito sa loob. Nasa puso. Gusto ko po sanang lumabas. Kasi kami sa bata, eh. Balik na kayo sa trabaho. Ako nang bahala dito. Kaya mo na yan? Pamilya mo, eh. Kami. Kami ang pamilya mo. Si Tito Benji, si Tita Ruth, si Lola Esther, at saka si Joseph. At alam mo, Mick, mahal na mahal ka namin. Lagi mong tatandaan. Akala ko na malikmata lang ako nung makita kita sa ospital. Michael has always been special to me.
Ngayon, lalaya na siya. Gusto mo makipagbalikan sa kanya. Why not? Akala ko, pera lang ang kayang mahalin ng mga babaeng katulad mo. You've always underestimated me. Kayong lahat. Just because I look out after for myself? Just because gusto ko ng magandang buhay, hindi na ako marunong magmahal? And yet, nagpakasal ka kay Eric. Aaminin ko nagkamali ako ng pinili ng pamilya. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ako tatanggapin ni Divina Salvador. At sa tingin mo, tatanggapin kita? I stopped caring about people na hindi ako tanggap. If you don't care kung tanggap kita o hindi, anong ginagawa mo rito? I don't need your help para bumalik sa akin si Michael. But you, kakailanganin mo ang tulong ko para hindi siya bumalik sa kulungan. Look, Katrina, I admire your confidence. May drive ka. But I don't need your help. Alam ko ang bawat galaw ni Divina. Hindi pa tapos si Divina kay Michael. Kung may mahanap kang ebidensya sa plano ni Divina, call me. Kung wala, don't waste my time. Tuloy na daw tayo sa nilalabas. Tara. Mick, galit ka ba sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Eh, hindi mo naman kasalanan na nangyari, di ba? Pero lola ko yung pumalo sa'yo. Bakit pa kasi ang init ng ulo ng lola mo? Napakawalan na kasi yung bad guy na pumatay sa daddy ko. Akala ko nagkasakit lang si daddy. I didn't know na pinatay pala siya. Mom said na dapat daw maging strong kami. Si ate, hindi umiyak kahit yung dalawa nila kami. Pwede namang umiyak eh. Nagpunta nga ako dito for you eh. Tapos ako pa ngayon ang iniintindi mo. Siyempre, kaibigan kita eh. Hala! Siya lang? Siyempre, ikaw din. Mabuti namang alam mo. Ngayon, di ba friends tayo? Hugs! Hugs! Smile muna. Ah! Amoy ni Asim na kinikilig ko! Aliga dito! Ruth! Ruth, kanina pa ako ini-stress niya ni Chichi eh. Tanong kung bababa na daw ba si Madam. Pwede ba kumalma muna kayo ni Chichi? Baka napasarap lang ang tulog ni Madam. Itong nagigisingin ko na. Eh. Sabihin mo kay Chichi, initin ang agahan. Oh. Sabi na. Madam? Madam. Hindi ako papasok. Dalhan ko na lang okay ng pagkain dito kung gusto niyo. Leave me alone. You deserve the second chance, Katrina.
Mamahalin ka ulit ni Michael katulad ng dati. And this time, wala nang Ella di maano na hahadlang. Buburahin ko si Ella sa isip niya. At hinding-hindi niya malalaman ang tungkol sa anak nila. Because it's my time now. Pero siguro ko hindi masyadong sinikret ni Bunso kung sino yung tatay ko. Baka sakali mahanap ko pa yung pamilya niya. Tsaka, mas matanggap nila ako kaysa dito. Ni magkakwento sa akin tungkol sa kanya. Parang nakilala ko na rin siya. Minsan, may mga ugali siya na nakuha mo. Siguro ipananalita, paglakad, at itsura mo. Parang mana po. Kasi hindi lang sa nanay mo ikaw nagmana, pati rin sa tatay mo. Dalawa silang pinanggalingan mo kasi. Parang yung ilong ko, Tay. Kamukha ng ilong mo. Hindi lang ilong ko. Tiyan mo, minana mo sa akin. Grabe ka naman, Tay. Hindi naman ganyan kalaki yung tiyan ko, eh. Biro lang, eh. Ikaw naman. Pero, mate, kung sino naman yung tatay mo, nabubuhay siya at makilala ka niya, sigurado mamahalin ka nun. Nagsiselos ka naman agad, ha? Talaga, may pawis ka naman.